guys. Good afternoon. Welcome back to my YouTube channel. Guys, so once again, Kabayan Barbecue, the first ever Filipino restaurant or street food here, located at Johor Bahru, Malaysia. Okay, so I'll show you the menu. If you like the tulingan and rice, so just only 20 RM, so very affordable. And bangus and rice, 20. And chicken and steam, so just only 5 ringgit. And pork barbecue, so actually this is a non-halal restaurant, so the pork barbecue is just only 4 ringgit, so very affordable. So what are you waiting for, guys? You just come over and experience and taste the Filipino food, first ever food restaurant here in Johor Bahru. Okay, the chicken is just only 2.50 ringgit, and quarter leg and rice is 15. Chicken gizzard, okay, one steak just only 2 ringgit, very affordable. Pork blood, one steak 2.50. The pork stomach, one steak 5 RM. Looks like delicious, but I think this is not really only look like delicious, but it's really delicious, guys. Okay, so we have here the pork and the steam. Pork is a bit small, so just only 3.50 ringgit. Okay, another one, the chicken breast, just only RM3. Oh, so very affordable, guys. Another one is chicken wings, RM3.50, one stick. And the chicken chop, RM15, with under rice. Okay, so version of like in the Philippines, the mang inasal, only rice. So here, the first ever Filipino restaurant here in Johor Bahru. So if you like under rice, so just come over. Pork liempo, under rice is 20. And shrimp, one stick, 350. Pork intestine, one stick, RM, how much is that? 350. And pork liver, one stick, 2 RM. And hot dog, big, jumbo. Okay, one stick is 7. The hot dog small is 350. Another one, the chicken liver, 2 RM only, one stick. And this is squid or pusit. Okay, for only RM12. Okay, guys. So here, if you like tea, okay, you can just only order also here, only in Kabayan Barbecue. Okay, so here's the menu. Then later, we'll go, pasukin natin yung kanilang kitchen. Okay, so this is the owner. So later on, hello, Kabayan. I about to interview him. And your? Ah, your sister. Okay, so now they're about to prepare. Like and subscribe. Okay. So now they're preparing for the the grill. So as you can see, very clean. So this is a recommended restaurant, guys. So as you can see, very clean. Okay, the kitchen. And the chef is real Filipino. Okay, so Filipino taste only here in Johor Bahru, Malaysia, the Kabayan Barbecue. Okay, so sir, pwede ba kitang ma-interview? So, invite mo yung ating mga kababayan dito sa Johor Bahru. Bakit kailangan nilang pumunta dito sa Kabayan Barbecue? Hi mga kabayan, ako nga pala si Shara, ito po yung kapatid ko. Okay. Dito po kami para mag-serve sa inyo ng Filipino food
which is hindi po natin masasabi na salty dahil localized po yung pagkain namin. Mm-hmm. Na which is open po sa lahat, like Chinese people, na ano po sila, galit po sila sa asin. Pero pwede po kayong mag-request ng additional paste Filipino 100% kasi gamit po namin ang Philippine product. Yun wow! Okay. Please subscribe po sa channel ni kami daily. Open po kami daily every 2 weeks, one time. Of every Monday. Wow. See you guys. Okay, thank you so much. So ngayon naman interview natin yung may-ari. So sir, kailan ito na nag-open? Nung September 8. September 8 itong taon na to. Okay. So paano natin naisipan na mag-open tayo ng ganito para ma-serve natin yung ating mga kababayan? Totally lockdown, wala talagang income. Okay. So dati nag-ano kami, nung lockdown at litson kami, litson baboy. Okay. So yung iyon ay per order. So kailangan mong gumawa ng litson kapag ka meron ng mga orders. Nakapag-decide ako na bakit kaya di ako mag-iyak dito. Mm-hmm. Kasi mayroon namang supplier sa yung bituka ng manok. Uh-huh. Isaw. So nagsarili ako ng sa ambient barbecue. Mm-hmm. So, may pisto ko dun sa palang eh. Kaso nga, bawal kasi sa tabi lang ng... Ay, okay, sa street. So, hindi allow. So, ito guys, nakikita nyo, napaka-comfortable yung kanilang place. At saka, napakalinis talaga guys. So, most recommendable para sa ating mga kabayan. Okay? And, so far sir, kumusta yung business? Okay naman po. Okay naman. So, ang operation tayo, magsisimula ng anong oras? Alas 4 to alas 2. Okay, so ang opening time ay 4 PM at mag-closing kayo ng anong oras? Alas 4? 12 ng madaling araw. Oh, okay guys. So nakikita nyo yung ginawa ni Chef? Pitaron, balot. Okay. I see. So guys, ipapakita natin sa inyo. Ayan, chicharon. Balot. May galing pa ng Pilipinas yan, sir, o ikaw na rin ang gumawa? Kami lang pong gumawa. I see. So, diba, ang Pilipino naman talaga. Okay, so yung balut na yan, magkano yung isang piraso? 350. Ha? 350. So kung i-convert natin sa Pilipinas, pero hindi na natin kailangan mag-convert eh, kasi lahat naman ng Pilipino ay kumikita din ng ringgit. So, sa 350, napakamura din siya, guys. Okay? Kasi sa Pilipinas pa lang, magkano na yung isang balut? Ito, kahit tatlong tao. Good for 3 person. Okay? So, dito ba ay allow ba silang may mga drinks lang, mga beverages? Things, ganon, or tea. Naka next week siguro, yung pagdito mag-tindahan ng pandesal. Oh! Pandesal. Oh! Wow, so, guys, wala na kayong hahanapin. Papunta lang kayo dito sa dito food court. Lang, aming salamat. So, guys, only here, once again, Kabayan Barbecue, located at, the exact location dito, sir? Century Food Court, yung address. Okay, so madali lang guys, i-type nyo lang ang Century Food Court sa inyong mga Grab or sa Google Map. So madali siyang tuntunin guys. Okay, so once again kabayan, so ipapakita ko sa inyo yung kanilang mga sauce. Yung para sa sausawan to. Sausawan ng kahit anong barbecue. Okay. Sa chicharon. Okay. Balot. Pwede rin siya. Okay, all around sarsa, all around. Okay. Ito rin yung sambal. Okay, sambal. Ito, favorite ko na to. Okay, gawa ng ate ko. Okay, so ayan. Kompleto, Ricardo's guys. So ayan, nakikita nyo, meron silang chicharon. Okay. And balot. Siyempre naman, hindi mawawala to sa mga Filipino. At hinahanap-hanap talaga. At meron na rin nagtindang sauce dito guys. Okay. So, magkikain daw ako.
guys, huwag niyong kalimutan Kabayan Barbecue. So, pwede niyo ring bisitahin yung kanilang FB page, Kabayan Barbecue in Johor. Okay, so napakadali lang guys. Kabayan Barbecue in Johor yung kanilang page, pwede niyo bisitahin. At saka mabilis na siya yung tuntunin kasi hanapin niyo lang sa Google Map or sa inyong mga Grab. I-type niyo lang ang Kabayan Barbecue. Ayan, located at Century Street Food Court. Okay? Ay, shout out sa mga Bisaya diha. Mga unta, maniuto, pamahaw, pausara. Style sa Malaysia. Oo, oh, ganun. Sa mga Tagalog dyan, kahit po kayo. Okay guys, yun ang pagkasarap na ampalaya with egg. And of course, napakasarap na chichi, galunggong. So sa ngayon kasi guys, nag-prepare pa lang sila. So ito muna, siguro bago ako umuwi, pagpapin muna itong mga recipe. So for now, ito, mag-ikain tayo ng breakfast and lunch. Yes, I'm here at Kabayan Barbecue. At saka parang ito rin yung tono ng bibili talaga. Meron din ta. Meron wala sa mga. Ito lang sa area na ito. This area, sa area na ito. Kasi dati, may firm na sa din naman. Pero matagal pa yun. Kasi hindi pa napasok siya. Minsan napunta din sila dito. So sila guys ay taga Liti. Ang paborito nila pagkain talaga spaghetti. At saka paboritong number ay City. Joke lang. So ganito yung mga binis. Or binisaya. Labo ko. Labo del Sur. Yung nililin sila. So guys, dito natin maranasan yung panlasang Pilipino, di ba? Kahit pumunta ka sa ibang mga restaurant, sobrang mahal, pero hindi mo maintindihan, hindi mo masyadong ma-enjoy din. Dahil nga, hindi sana yung panlasa. So nagkapag ka-Pilipino, so wala na kayo ibang pupuntahan. Guys, dito lang sa Kabayan Barbecue, located at Century Food Court, dito sa Johor Bahru. Peace.
Okay guys, so supportahan din natin si San May Kitchen. Yan, isa ding Filipino vlogger. Baking so, sa kanya. I see. Which is magaling na siya ngayon, marunong ng cold bake. So dahil sa MCO. So, maraming tumatalino sa MCO. Actually, sa akin din yan. Sa akin din ito. Ang pinakaharap natin thesis ngayon. Advantage at saka disadvantage. Advantage kasi, napuko yung ating YouTube channel dahil talaga na tumabal yung oras sa trabaho. Guys, ang sarap. Kanya! Again, huwag niyo kalimutan yan sa dito lang sa Kabayan Barbecue kung ito yung panlasang Pinoy. Kanap natin legit na Filipino yung kanilang chef. So, lalo na magpunta na kayo dito guys. Saking pa si boss. So, fiber. So, sa atin, kapag yung isang piling na nahati, reject na. So, dito, magkano yung isang banana? Ah, pero pwede rin siya na mag-order dito. Dati guys, yung bago-bago, every time na kumakain na po yung convert ko sa peso. Tapos na-realize ko, hindi naman na kailangan kasi ang kinikita po dito ay ringgit naman siya. So, may ringgit naman, hindi na naman ganun kamahal. Okay, San May Kitchen. Ayan, guys. And okay, bisitahin niyo yung kanyang YouTube channel. At syempre lahat ng mga Filipino vlogger, ng mga small YouTuber na kagaya ni Blaan Pong Dako. And of course, huwag niyo kalimutan Ian Shares videos. So, paano na din siya? Kompleto na rin, malapit na hopefully next week or next month. So guys, maraming salamat. Ang sarap, super busog guys. Thank you so much. And huwag niyo kalimutan kung bago kayo dito sa aking channel, Blaan Pong Dako. Ayan, please like and comment below. And don't forget to share kung magustuhan nyo yung aming content, guys. Maraming salamat and good day. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Super busog. Ayan, kita nyo, guys. Wow. Okay. So, and I'd like to thanks and to take this opportunity for giving me a chance to do a vlog in Kabayan Barbecue. Okay, so only here, located at Century Food Court. Sa Johor Bahru, Malaysia. Okay, bye-bye. Thank you so much.